So nung pumunta ako sa Pinas, wala akong balak mag-artista. Ang gusto ko lang gawin, gusto kong maggupit ng mga tao dito kasi writer PH Studios. At any given point in your lives, ano yung maituturing yung biggest U-turn sa inyong buhay na ginawa nyo? Biggest U-turn? Ako kasi parang ang motto ko sa buhay, no regrets, just lesson learned. Kaya mo nga pinagdadaanan yung mga bagay-bagay dahil meron kang natututunan at the end of the way na hindi mo naman kailangan balikan, pero meron kang daladalang lesson habang palayo ka ng palayo. Parang ganun. Mm-hmm. Wala ba yung specific na nangyari sa buhay mo? U-turn? Hindi na po ako mga bumabalik na mga U-turn. Okay. Ayoko po mag-U-turn. Gusto ko diretso lang. Wala na akong balik-balik. Lingon na lang. Tapos okay naman. Okay, let's go. Ganun. Love life yan. Lingon lang. Love. Grabe po kayo sa love life. Pwede buhay na. Okay. Tinignan ko yung buhay ko dati. Okay naman. Let's go. Move on tayo. Ganun. For the better. Okay. Si Tony. Agree din po ako kay Jim. Tama naman yung sinabi niya. Pero siguro yung biggest U-turn ko is yung pagbabalik ko dito sa Pinas. Kasi nung 20 ako, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko sa buhay ko. Kasi nagtatrabaho lang ako minimum wage. Nag-aaral ako magbarbero. Tapos naisip ko lang parang ito na lang ba yung magiging buhay ko? Parang, diba, ayoko lang kasi na naisip ko yung future ko. I would just live paycheck to paycheck. Siguro pag 50 na ako, makapag-retire na ako ng mga anak ko. So, sabi ko, hindi ko alam kung anong meron para sa akin sa Pinas. Wala naman akong pera. Pero pumunta pa rin ako kasi ito lang naman yung this is my home. So kahit hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung anong meron para sa akin dito, pumunta pa rin ako and it worked out for the best. So ayun po siguro. Sa Canada yan, di ba? Canada before. Opo, natira ako sa Canada. Okay. Tapos doon ka nag-decide na gusto mo mag-artista? Hindi naman po sir, kasi barber po ako doon. Actually, nagtatrabaho ako ng 3 na normal jobs lang. Tapos nag-aaral ako magbarbero. Pero hindi ko kasi ma-afford na pumunta sa school. So nag-apprentice lang ako sa isang salon doon. Sa isang salon. So nung pumunta ako sa Pinas, wala akong balak mag-artista. Ang gusto ko lang gawin, gusto kong maggupit ng mga tao dito. Kasi kala ko nga, yun lang yung gagawin kong trabaho. So sabi ko, siguro for sure naman, yung mga walang pera magpagupit sa salon, papayag naman sila siguro kung ako magugupit sa kanila. So, yun yung bala ko. Sabi ko, magta-travel na lang ako sa Pilipinas. Magugupit ako ng buhok. Kaso naubos yung pera ko. Sobrang konti lang yung pera ko. Mga $300. Yun nga lang, naubos ko sa time zone. Araw-araw ako naglalakad papuntang Glorieta. Kaya ako nag-artista kasi nung naubos na yung pera ko, pumunta ako sa mga VPR. So, ayun. Pero wala akong balak magtayo ng barbershop or salon or whatever. Ayun na nga, sayang sir, kasi marunong pa rin naman siguro ako magupit, pero repetitive kasi siya. Pag hindi mo tinuloy-tuloy, medyo makakalimutan din ng kamay mo. So, I'm not as good as before. Pero, siguro kaya ko pa rin naman. Pero, that's also on my bucket list na magpatayo ng barbershop. Writer. PH Studios.